Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ngayong araw, ang gagawin natin ay tungkol sa resin. Sisimplihan lang natin yung paglalagay ng ating design nang sa ganun ay madaling masundan ng ating mga kapinta. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. I-click mo yung notification bell para maging updated ka o isa ka sa mga unang makakapanood kapag may mga bago tayong step-by-step videos gaya nito. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang video natin ngayong araw ay tungkol sa resin. Sisimplihan lang natin yung paglalagay ng ating design na sa ganun ay madaling masundan ng mga kapinta natin. Ang unang bagay na dapat natin gawin ay bilugin muna natin yung kanto ng ating lamesa gamit itong ating katam para mas maging maganda yung bagsak ng resin natin dito mamaya. Ang gusto kasi natin mangyari ay yung design sa ibabaw ng ating lamesa ay umabot hanggang dito sa gilid ng ating table para mas maging maganda siyang tingnan at mukha siyang natural look. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga kapinta natin na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating munting channel. Ganun din kay John Louis Carbonell mula sa Majestic Chemical Industry dahil pinigyan nila tayo ng pagkakataon upang masubukan yung kanilang resin. So maraming salamat kay Majestic Chemical Industry. So ang ginagawa natin dito ay ginagamitan na natin ito ng papel de lija o sandpaper number 120 upang mas maging smooth pa yung gilid ng ating lamesa. At matapos natin yung malinis, siguraduhin na walang kahit anong dumi o alikabok bago tayo magpahid ng ating masilya. Ang gamit nating masilya dito ay body filler. Ang ratio natin dito ay ihahalit-tulit ko na lang sa isang kutsarang body filler at isa hanggang dalawang patak ng ating hardener.
o kaya yung ating blower, gaya ng mga ginawa natin sa mga nakaraan nating video tungkol sa ating mga resin. So ganito lang yung gagawin natin, at matapos natin itong magawa, maglilikha ito ng mga ilang bubbles o yung mga pagbula dito sa ibabaw. Gagamitan natin ito muli nung ating So ngayon, matapos na natin itong malagyan ng ating design at nagamitan na natin ito ng torch, mag-aantay lang tayo ng 20 to 25 minutes bago natin maaaring tanggalin yung ating nilagay na masking tape, nang sa ganun ay yung design ng ating resin ay umabot hanggang dito sa gilid ng ating table. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang gusto natin mangyari ay yung design sa ibabaw ng ating table ay umabot hanggang dito sa gilid para mas magmukha siyang natural. So tanggalin na natin yung masking tape at magantay lang tayo ng hanggang 24 hours o isang araw bago ito tuluyang matuyo o tumigas. Mas maganda kung hanggang 3 araw bago natin ito maaaring gamitin. So pansamantala, hanggang dito ko na lamang muna pinuputol yung ating step by step video. Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutan ng mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para maging updated ka o isa ka sa mga unang makakapanood kapag kami mga bago tayong step by step videos. So ayan, kung makikita nyo, unti-unti nang bumababa yung ating resin. So gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung design ng resin natin sa ibabaw ay unti-unti nang bumababa dito sa ating gilid. Magantay lang tayo ng mga ilang minuto pa at bababa na siya ng tuluyan.